Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, isishare ko ngayon guys kung ano yung mga kailangan kapag ikaw ay mag-apply sa trabaho. Dito po guys, local man or abroad. Yung number one na kailangan mo sa trabaho ay kailangan mo ng update resume guys. Yun. Tapos yung pangalawa, certificate, yung PSA certificate mo guys. Kailangan yun sa pag-apply ng trabaho, local man or abroad. Tapos yung pangatlo guys, yung diploma mo guys, school credential, kailangan din yun sa pag-apply sa abroad. Tapos ngayon guys, yung pang-apat mo guys, yung in situ guys, kung ikaw ay mag-apply sa welder, kailangan mo na in situ sa company. Kailangan ng company malalaki yan guys, yung in situ. Yan yung kailangan guys. Tapos ikaw pala guys ay wala ka pang dito, pwede ka naman yan guys, magano guys, mag working student muna at mag ipon sa mga fresh graduate natin mga kababayan dyan. Mag ipon muna at mag aral kayo sa TISDA guys, katulad sa akin. Magano ako guys, nagtrabaho muna ako sa pang-araw, sa panggabi, tapos nag aral ako ng welding sa TISDA pang araw. Ayun guys, this lang guys, kahit yung sa umpisa maliit pa yung sahod na masasahod mo sa welding, ang importante guys yung work experience mo guys. Tapos kailangan ng number one guys sa experience mo, kailangan mo ng safety, dapat safe ka lagi guys. Ingatan natin yung kalusugan natin kasi yan ang malaga kapag sa ating mga skills, yung skills yung kukunin mo, malaga yung kalusugan natin guys. Yung panglima guys, kailangan mo din ng SSS number, yung A1 guys, kailangan mo yan guys para may ang company may mahuhulugan sa iyo. Tapos yung pang-anim guys, yung pang-anim guys, kailangan mo ng TIN number, kailangan din yan para yung papasukan mong company, doon na yun, doon ihulog sa TIN number mo. At sa sakaling kakaltasan ka ng tax, may mahulugan silang number, or dating ng panahon pwede mo ma-refund yung tax mo kung sobra yung kaltas ng company. Tapos yung pampito guys, yung pag-ibig mo guys, kailangan din yan guys. Pag may nahulog ka na sa pag-ibig, pwede ka naman mag-loan doon ng bahay. Yun nga, or daming benefit niyang pag-ibig guys, i-research mo lang din. Ang walo, yung preferred number guys, kailangan nyo din yan sa pag-apply ng trabaho kasi para health insurance yan guys eh. Kung magkakasakit yan, pwede natin yung magagamit at mura yung pababayaran natin sa hospital. Tapos yung NBI nyo guys, kukuha kayo ng update na NBI bago mag-apply sa trabaho kasi titingnan yan kung may record, kung clear yung record mo or wala kang criminal record. Tapos, kung gusto mo naman sa abroad guys, yung passport, kailangan yan guys, yung update passport, yun ang mga kailangan natin ihanda. Kapag tayo ay mag-apply ng trabaho sa local man or sa abroad.
sa mga ex abroad pala guys, alam naman, dami naman mga magagaling na mga ex abroad na guys, hindi naman natin kailangan, pero yung iba guys, hindi naman nila alam yung ganun. Isasuggest na rin natin yung mga kailangan nila sa pag-a-apply ulit. Kapag sila ay balik ng Pilipinas, kailangan ng ano guys, OEC. Tapos ito guys, kung para ito guys sa mga ex-abroad guys. Yung payslip nyo guys, huwag nyong iwala. Pag kayo ay napunta na ng abroad, huwag nyong iwala. Kasi hinahanap ng employer yan eh. Tapos, yung bank statement, kailangan ninyo guys. Yan yung hinahanap. Updated na bank statement bago ka umalis ng pinagtrabahoan mong abroad. Tapos, yung police clearance mo pala guys. Yun, kukuha ka ng police clearance sa abroad. Ito yung malagan guys. Gusto mo mag-apply sa mga gandang bansa guys, yung kailangan dyan, yung police clearance, yun. Kasi titignan ng employer yun guys. Yan yung kailangan talaga. Kaya maraming mga ex-abroad din minsan. Hindi nila alam yung ganun. Hindi sila kumukuha ng police clearance. Pagdating ng Pilipinas, hinahanapan sila. Sayang yung opportunity guys. Nandun ka na sa ibang bansa tapos hindi ka pa kumuha ng police clearance, yun yung opportunity na sana para sa iyo na magandang opportunity sa ibang bansa, sa mga magagandang bansa, mawawala kasi ito yung kulang sa iyo guys, yung police clearance. Tapos guys, yung ano pa pala guys, yung minsan hinahanap din yan guys, yung plane ticket, yun guys. Tapos yung mga passport nyo guys, huwag nyong iwala guys. Yung pinaglumaan yung passport, dapat itago nyo yan guys. Passport, payslip, bank statement, police clearance, yung ticket mo guys, and employment certificate mo guys. Yan yung mga para sa mga ex-abroad guys. Kailangan natin yan itago guys. Sa mga kaibigan din natin na sa abroad, yung bawa eh, sa mga sa Saudi kasi medyo maliit na yung Saudi guys, maraming mga babayan din natin guys na umuwi, maliit na yung Saudi, wala pang ipon, lalo na sa mga probinsya guys, dapat yung mga diskarte dyan guys, maghanap ka agad ng trabaho pagdating sa Pilipinas. Wag na hayaan na maubos yung ating ipon kasi marami tayong kababayan din minsan, yun nga, magagaling sila tapos hindi na sila naghahanap ng alternative na mapagkikitaan, kaya yun bumabalik sila kaagad sa ibang bansa. Pero dapat yung isipin natin guys, dating natin ng Pilipinas, maghanap tayo kaagad ng hanap buhay doon upang tayo ay makapamili tayo sa mga magagandang bansa na ating applyan sa sunod kasi tayo ay may experience na. Sayang yung mga pagkakataon guys na yung galing natin tapos doon pa rin tayo babalik at babalik. Sa halip na kikitain mo ng malaking sahod mo, ganun pa rin. Hanggang tumatagal ng tumatagal. Yun nga guys. Tumatagal tayo sa abroad yun. Umina na umina tayo, wala tayong lakas pagbalik sa sunod. Hindi kaya yung nakapaganap ka na mas malaki yung sasahod mo guys. Pwede na tayo magpugod sa sunod. At nakakatulong tayo sa ating pamilya kasi medyo malaki yung sasahod natin. Mag-apply guys, dapat tsaga-tsaga lang tayo, huwag tayong magmamadali. Kailangan natin maghanap muna ng alternative na mapagkikitaan para tayo ay makapamili kung anong bansa ang magaganda ating pupunta. Yan guys, ay share ko lang yan guys based sa aking karanasan guys. Bago ito magtapos guys, salamat pala sa nanonood dyan at mga nag-subscribe sa Munting YouTube channel na ito. Sana ay
madagdagan yung inyong kaalaman at makatulong na rin yung aking pag-share ng mga ideya sa inyo. Hanggang sa muli guys. Good luck sa inyong mga pag-apply kung sana papala rin din kayo. Bye bye guys. God bless.